maker po sa Lazada na DIY shampoo maker. So subukan po natin kung epektibo ito. So nabili ko lang ito, no, for only 300, no, if I'm not mistaken, na 300 pesos. So binuksan po natin yung atin pong shampoo, yung carton po. Ito po yung itsura ng kanyang carton. So meron po siyang mga instruction na pwede po nyo basahin. Okay. So, meron siyang 5 steps, no, sa paghalo. Ayan po, may nakasulat po siyang papel na pwede nyo pong ihalo. Ito yung kanyang packaging, may nakalagay po na negosyong pangmasa. Okay? So, Premier Wash. So, ito po yung laman niya. Meron po siyang thickener. Meron po siyang Super Bubble Booster. Meron po siyang Isless. Meron po siyang Premix Pouch. And of course, yung kanya pong playboard na Lemon. Ay, lemon po yung in-order ko. So, ito po yung Boysen na isang balde. Kasi po, nasa 16 liters to 14 liters daw yung gagamitin na rin na tubig. So, meron tayo ditong 16 liters na Boysen. So, ayun po, no? Nagagamit ng tubig yung Boysen na 16 liters. Pero, ilalagay ko po dito, estimated lang po. Nasa mga 14 liters lang po yan. So yan po, 14 liters lang po. So hindi po siya puno. Okay. So yan po. So pag pinuno natin yan, nasa 16 liters siya. So una natin gawin is maglalagay po tayo ng Isless. Yan po. So dito po sa Isless, kailangan po, no, na ibabad po muna natin for 30 minutes. Kasi po matigas po siya. So, may instruction po kasi dito na kailangan po natin siyang ibabad for 30 minutes bago natin siya haluin. So, yan po yung itsura ng Isless pag nilagay sa tubig. Actually, matigas po siya. So, by this time, no, na 30 minutes na po. So, nitry na po natin ginahalo-halo yung Isless. Yan po. So, Isless po yan. So haluin lang po natin ng haluin hanggang sa matunaw, no, yung Isless. Okay? Then sinunod natin dito yung lemon po, no, na flavored, no, nakalagay sa bottle. So na-shake ko po muna. Yan po ang step 2. Ang paglalagay po ng C5 Premier Bottle. So ilalagay po natin. So pwede po nating haluin ang tubig habang nilalagay po yung ating pong flavored na lemon. Yan po. So nakikita po ninyo, mga kanegosyo, no, na nagyayelo na po yung tubig. Kasi nga yung in order natin na flavor is lemon color. Okay. Yan po. So yan na po, mix na po masyado yung ating lemon. So, yan po. Ang susunod natin is yung step 3 or ang paglalagay po ng bubble booster. So, ito po yung itsura ng bubble booster, mga negosyo. Yan po. So, para po siyang mga grains. So, ganun din po, no, may naghahalo habang nilalagay yung bubble booster. So kailangan pong matunaw, no, ang bubble booster bago po mag-proceed, no, sa ika-apat na step. Okay? So ihalo lang po nang ihalo. Okay? So yan po ang bubble booster. So makita ninyo, hindi pa po siya natunaw. So haluin lang po nang haluin yung bubble booster. So yan po. So yan po, no, na tapos na po natin na lagay ang bubble booster. So
Hindi na po napakita, no? After bubble booster, lagyan po ng Philips pouch 2. So, ang next na po natin ilagay dito, ang pinakahuli is yung ating pong thickener. Okay? So, yan pong thickener ang ilalagay natin. So, ito na po mga kanegosyo, no? Yung thickener. Pinaka-importante bit po sa thickener is dapat dahan-dahan po siyang minimix habang hinahalo mo po, no, itong thickener natin. So dito po makikita niyo na sugar. Makikita po ninyo na unti-unti pong tumitigas or nagkakaroon po ng thickening yung water. Okay? Ayan po, observe lang po ninyo. Habang medyo mabigat po siya, no, at i-mix, no, kasi nga tumitigas yung tubig. Okay. So, ito po ang pinaka-last na ingredient, no, sa ating pong DIY na shampoo maker. Okay. Ayan po. So, yan na po yung ating shampoo or car shampoo. Okay. So, instead of buying 4 liters, no, kasi bibili ako ng 4 liters. So, dito po mag-decide po ako magbili po ng DIY for only 300 pesos. Okay? So, yan po, no, matigas na po siya. Medyo mahirap po siyang isang kamay na ihalo. So, dapat po, mga dalawang kamay po talaga yung ihalo natin. Okay? So, napansin po ninyo, no, na medyo maganda na po yung texture at saka yung kulay niya, no, parang sabon na talaga siya. Okay. So itong 14 liters, no, na ginawa natin na shampoo is pwede po niyo maibenta, no, ng yung maliit na bottle ng 20 to 30 pesos. So malaki po ang tubo nito, estimated po, no, tutubo kayo dito ng mga 1,500 to 2,000 pesos pag ito po ay nirefill ninyo, no, sa mga maliliit na bottle yung mineral water. Okay? So magandang pang negosyo po ito, no, ibenta po ninyo sa mga meron pong mga car wash or sa mga may mga motor. Okay? So yun lang po mga kanegosyo, no, and I hope you like this video. Okay, sa ating pong idea na naman po sa ating pong DIY business. So ang link po ay attach na po dito sa ating pong comment section. Maraming salamat at God bless.